kasi nag-expect ako na, di ba sa forum, may mga tanong dito, ayan, may mga question dyan. So, aking journey sa pagpapabaksin ng first dose ng Pfizer, ayan, pumila kami ng mahaba. As in, sobrang haba ng pila. Hindi ko na-expect na ganyang kahaba yung pila kasi nga, iisa lang daw yung doktor na pipirma na sa aming form. Tapos, nagpa-BP pa ako, kumuha ako ng height and weight para nga makompleto yung aking requirements para makapag-proceed na ako sa pagpapirma sa doktor. Ganyang kahaba yung pila na iyong susuungin at saka sobrang initirik ang araw. So, kailangan mo guys magbaon ng tubig tsaka pagkain o biscuit para hindi ka magutom kasi nga sobrang haba ng pila. Then, sumisilong ako sa medyo may kanlong na puno kasi nga sobrang init. Hindi ko kayang sobrang init. Ayan guys, ayan medyo almost 2 hours na kami naghihintay dito at nakapila. Grabe, para nang audition kami ng PBB dyan. Ito yung pila, oh. Hindi parang, hindi siya umuusad, tsaka hindi gumagalaw. Kasi nga, iisa na yung doctor na nagpumiperma o sumasign sa aming form. So, kailangan daw talaga yung sign ni doc. Tapos, ayan, kapag mayroong mga puno, sumisilong kami dyan. Then, papahinga kami kasi nga sobrang init ng, ano, ng araw. Then, ayan na naman, oh. Almost 3 hours na ako, guys, nakapila dito. Then, thank you talaga sa mga kawayan tsaka puno na nasisulungan ko kasi nga sobrang hindi ko kayang init. Sobrang taas ng temperature ng init. So, kailangan ng tubig talaga. Ayun, naghihintay pa kami dito. Ayan. Tingin naman ako. Wala akong magawa. Ayan. Buti lang talaga medyo malamig sa likod. Ayan guys, malapit na ako sa katotohanan. Medyo malapit na tayo magpaperma kay Doc. Ayun si Doc. Ayan. So, doon tayo magpaperma ng ating form para makapagpustin tayo. Ito ang aming plaza guys na napakaganda. At finally guys, nasa gym na ako, nasa loob na ako ng gym para pang-vaccine. So na, nakapila na ako sa susunod na magpapabakuna. Medyo kinakabahan ako dito kasi nga, baka masakit yung paro ko. Ayan, next na ako dyan guys. So si ate kinakabahan si ate, ayan. Kasama yung nanay niya kasi baka natakot siya. So ako na guys, ang susunod. Medyo kinakabahan na ako kasi nga, baka masakit yung ano karayom. So ayan na guys, pero dapat relax lang kayo. Ayan guys, yan o, oh. Hindi mo siya guys masakit para wala lang siyang ano pakiramdam. So pipila na ako para ibigay yung form ko para sa aming card. Yung card ang pinaka importante para proof na vaccinated ka na for first dose. Ayan, so pila ulit. So guys, ayan, after pumila, andito kami sa taas para maghintay ng aming card na first. 2,000 years later. So, ayun nga guys, after ko makuha yung card, ito yung itsura ng card. Ayan, break the data. Ganyan ang likod. So, parang ito magiging ID mo kapag luluwas ka or pupunta ka sa ibang lugar para merong proven na nagpa-vaccine ka na. Pero hindi pa siya kompleto kasi mayroon pa akong second dose sa December 7 ang aming second dose ng Pfizer. So after ko guys magpabakuna, ang nararamdaman ko is pagod. Then sumakit yung ulo ko, pero iniisip ko sumakit yung ulo ko siguro sa pagpila kasi nga sobrang init. Then ang kinain ko lang ay biscuit tsaka tubig lang. After siguro nung hapon ng gabi na nararamdaman ko na yung kirot tsaka yung sakit dito, as in dito, then para siya nangingimay at mabigat yung pakiramdam niya. Then para akong ano guys, magkakalagnat. Pero ang ginawa ko, nag-take agad ako ng gamot na biogesic para hindi siya tumuloy yung pagkalagnat ko. Tapos medyo na 2 days ako nanghihina, parang ayokong gumalaw, parang ayokong maligo. As in sobrang tambad ng katawan ko, parang feeling ko bumagsak yung katawan ko after ko magbabaksin ng Pfizer. So guys, disclaimer lang ha guys, kasi this is my personal review and my personal experience sa vaccine na Pfizer. Kasi nga guys, iba-iba yung reaction ng ating katawan. Oh, depende sa pag-absorb ng vaccine kung ano magiging reaction sa katawan mo o magiging side effects. Sa akin, yun talaga guys ang nararamdaman ko. And yun nga, medyo nanghihina ako, 2 days akong ganun, pero inisip ko na lang na siguro yung vaccine ay ano, kumakalat na sa buong katawan ko at
pinapalakas na niya yung kanya, yung aking yung ano, immune system para labanan ang mga virus na pwedeng tumapo sa akin. Kaya guys, I encourage to everyone na magbabaksin kayo agad. Ngayon, especially ngayon kasi nga, no choice naman tayo kasi kapag mag-apply ka ng trabaho o pumunta ka sa ibang lugar, talagang ano talaga, parang hindi na parang required or mandatory na talaga ang pag-vaccine ng kailangan talaga meron ang vaccine talaga and talagang ganun talaga kahit ayaw mo sa hindi eh, kailangan natin magpa-vaccine kasi kailangan nating mawala na ang COVID-19 sa ating bansa. And ang concern ko lang dito guys, ang pinaka main concern ko lang sa nangyari kasi nag-expect ako na 'di ba sa form may mga tanong dito, ayan, may mga question diyan. May mga tanong diyan kung meron kang lagnat, sipon, ubo o fatigue, sore throat, kung meron kang HIV, cancer, underwent transplant, under steroid medication. Marami dito guys kung anong baga, kung meron kang high blood or meron kang diabetes. So, nag-expect na ako na ni-ask ako ng ano doon, nagtuturok doon kung meron ba akong gayong mga case o sakit sa katawan ko. Anong nangyari doon, guys? Pagpunta ko doon, bigay lang yung form, then ayun na, turok na sila. As in, sabi ko, ala, bakit hindi nila ano, tinanong kung anong eto nga. So, anong kayang use nito? O anong purpose naman ganito? Kaya advice ko sa hindi pa nagpapatorok dyan, magpa-check up muna kayo sa doctor, much better kung meron kayong, syempre hindi natin alam kung meron kayong sakit o meron ba kayong karamdaman na hindi nyo alam. So, para aware kayo, so, yun nga lang iniisip ko eh. Ano kaya kung halimbawa meron kang ano, diba, high blood or meron kang sakit, diabetes, paano yung kung hindi akma sa vaccine, di ba? So, wala akong sinasabi na baka merong mangyari side effect ang vaccine, di ba? So, kung meron akong allergy, sa itlog, ayan, meron akong asthma, ayan, dito, nakalagay. So, anong guys sa aming LGU dito sa Bansud, yun nga na-experience ko, hindi sila nagtanong o hindi sila nag-considered kung meron akong sakit o meron akong naranam. Basta, nagturok na lang sila bigla, tapos na, ayun lang. So, yun lang concern ko. I hope makarating to sa ano, kung anong action nila, actions nila dito sa ganitong protocols o ano, procedure ng pag-vaccine sa atin. Siyempre, ang usapan nito health na, buhay na ng tao ang ating usapan dito. So, mas okay na mag-ingat tayo. And siyempre guys, magpa-vaccine tayo lahat kung para much better na ano, mawala na ang pandemic at ang COVID-19 sa ating bansa at maging normal na ang ating, kahit hindi ganun ka-normal tulad dati, at least ma-lessen na ang case ng COVID-19 sa ating bansa. And lagi tayong mag-iingat and lagi tayong mag-take ng vitamins at kumain tayo ng tama ng prutas at gulay, mas okay yon para mas malakas ang ating immune system. And yun lang guys ang akin naging review sa vaccine at I hope na magiging okay na lahat kasi nga sobrang ano na, sobrang nakabahala na o naka-alarm na ang nangyayari sa ating mundo. Pero magtiwala lang tayo sa ating Panginoon, lagi tayong mag-pray at mas piliin natin maging mabuting tao at syempre mas pwede din sumaya at magpasaya. Ayun lang guys, and I hope meron kayong nakukuha ng idea sa akin o meron kayong nakukuhang natutunan sa vlog na to. And thank you guys and see you on my next vlog. Bye bye, God bless.